vermicompost. And then yung po kakulian ko yung decompost process kanina naman. Yung po sa, ano po, unahin ko talaga natin po dahil kakailanganin ko sa lahat ng paggawa ng yung po CRH. Sa paggawa po ng CRH, kailangan po natin gumamit ng carbonizer. Sa carbonizer po, meron pong dalawang parte. Yung po tinatawag nilang chamber at yung po tinatawag nilang chimney. Sa chamber po, dapat po gagamit tayo ng container po. Metal tank po na dapat ang sukat po niya o kapasit po niya 20 liters. Ibutasan po natin to ng dapat po yung mga 30 hanggang 40 butas na may sukat na dalawa 2 cm. Kusunod po ay tuduktungan po natin, ibutasan natin po ito sa ibabaw ng may 9 cm o 3 inches po na diameter. Kakabitan po ito natin ang tubo ng existing chamber ng taas po ay 5 hanggang 6 na 560. At ito po ating pwedeng lagyan ng braces para sa ganun po ay hindi siya maglaka. Sa paggawa po ng CRH, meron po tayong mga materyales na gamit po tayo ng carbonizer, firewood po, lighter po, pala po, boots po para sa ating PPE, at saka po yung ating gloves. Una pong ating pamalang gagawin dito, sisindihan po natin yung ating pamalang. Pag hindi na sigurado na po natin hindi na siya mamatay, tsaka po natin siya na sasaklod yung carbonizer. Matapos po yung saklod ang carbonizer, ibabuhos na po natin yung ating rice hull sa palibig po ng chamber. Ito po yung ating hinihintayin natin na masunod-sunod. Pag ngayon napansin na po tayong sunog sa pinakaibabaw at saka may putas-putas, pwede na po tayong halon. Pamaraan po ng paghahalo dito dapat po ay haloin nila baba, pataas po dun sa bukid. At pagkatapos po nun ay natin na po siyang ihintayin masunog hanggang 80%. Pag na 80% na po, then pwede na po natin ibuhal ang ating carbonizer. Isang tabi po natin, pero yung po ating sinusunog, tutimbulin po natin para bumbati. Ihintayin po natin itong masunog na 100%. Pagkatapos po nung makita natin na talaga 100% na yung sunog o carbonize na po, tsaka po natin ito ipabasa. Sa pagbabasa, pamaraan po ng pagbabasa, hintayin po natin wala at makikip tayo. Pag makakit na minakit na andan na po tayo, kailangan po natin i-lapad na po ito. I-spread po natin para po masigurado natin na wala namang baga pa sa ilalim. At kung meron naman po, pabasahin po natin. Pagkatapos po nun, hintayin, tutuyin lang po natin ito. Pagkatuyo na po, pwede na po natin itong ibag. Makatanda lang po lagi, pagbabag, dapat po may plastic ang loob ng sakit. Para kayo makasunod. Paggawa po ng FOF, FOF po, unang-unahin po natin na ipahaluin po dito ay yung pong drop po. Pwede po tayong gumamit ng D3, D4 po, kasi hindi 1 D4 magyumahal. So, pagkaano po yun, 100 grams po, 100 kilo, papasalin po natin siya ng item mo. Then pagkatapos po nun, after 3 days po, hahalawin po natin siya ng 200 kilos ng decomposed animal manure. Decomposed po, ibig sabihin po ay binulok at binulok. Hindi po pwede yung, hindi po ibig sabihin ng animal dry ay decomposed. At tanda niyo po na, hindi po tuyo na tayo ng hayop ay hindi po decomposed. Dapat po ay buburuhin at ititreat ng compost. Tapos po noon, tuloy lang po tayo ng tatlong araw, hahaloan lang po natin po ng lupa, 100 kilo. Babasahin po natin ito ng FAA at saka CalPERS. Halipas po noon, FAA, FPJ, CalPERS solution. Patapos po noon, ng 3 days, babasahin po natin ito sa loob ng 5 araw, ang gamit lang po ay FAA at saka CalPERS. Patapos po ang 5 araw, magdadagdag na po tayo ng CRH, babasahin po natin ng item mo. Magdadagdag din po tayo ng babasahin po natin ng FAA at saka tayo. At tapos hintay po tayo ng 3 araw, lalagyan po natin siya ng panghuling vermicas. Babasahin po natin ng item mo. At pagkalipas po ng 3 araw, pwede na po natin siyang harvest.
Siguraduhin lang po sa pagpatuyo po natin ay sa hangin lamang, wala po sa araw. At dapat po ma-retain po natin yung 30-40% moisture content.